babe. Konting tiis na lang. Makakaahon din tayo sa kahirapan. Inayos ko naman yung mga papeles ko para makapag-abroad ako. Para sa atin at sa magiging anak natin. Sabay hawak sa tiyan ni Macy. Oo naman, babe. Hindi ako nagmamadali. Kahit ako, gusto ko rin sanang magtrabaho. Kaya lang, kailangan kong tumigil muna para sa baby natin. Ani Macy. Tama lang naman, love. Unahin muna natin yung safety ni baby. Lalo't masela ng pagbubuntis mo. Kailangan na bed rest ka muna. Ani Owen. Opo, babe. Alam ko naman. Saka, ang tagal na natin gustong magkaanak. Kaya't iingatan ko talaga yung baby natin. O siya, tara na nga kumain. Bumili pala ako ng saging na hilaw. Saka ng brownies na gusto mo. Ani Owen. Wow, babe. Ang sarap nito. Buti nakabili ka pa. Mabilis kasing maubos na sa binibila natin eh. Ani Macy. Oo, babe. Nagpatira talaga ako. Binayaran ko na ng maaga. Tapos, ginaanan ko na lang kanina pag uwi ko. Ani Owen. Salamat, babe. Naku, mabubusog na naman kami ng baby mo nito. Ani Macy. Naku, para sa inyo talagang dalawa ni baby yan. Ilang buwan na lang makikita na natin siya. Excited na ako. Ani Owen, sabay tingin sa tiyan ni Macy. Naku, oo nga, babe. Excited na ako. Sana nga, andito ka pa sa Pinas kapag ipapanganak ko na yung baby natin. Ani Macy. Sana andito pa ako, babe. Pero kung wala, andito naman sila, tita. Pasensya ka na, ha? At wala sila mama dito. Nasa Mindanao. Kaya medyo malayo naman sila. Tapos ako naman mag-a-abroad. Opo, babe. Halika na, kumain na nga tayo. Nagkakilala ang dalawa sa trabaho dahil pareho silang store crew noon. Kahit nang magkaroon ng relasyon, ay kaagad na nag-live-in. Dahil sa mahal ng bilihin at mababang sahod, ay nagdesisyon na mag-abroad habang ipinagbubuntis ang anak nila. Babe, teka lang ha, may tumatawag pala. Ani Owen. Hello po, sino po sila? Ani Owen sa kabilang linya. Good day, sir. I am from ABC Agency. I-update ko lang po kayo na napili po kayo ng employer. And since okay na po yung requirements nyo, be ready na lang po for the next month. First week po ang schedule ng flight nyo. Kasama po yung iba pang na-select, sir. Ani na sa kabilang linya. Talaga po. Naku, thank you po ng marami. Magandang balita po ito. Salamat po, ma'am. Salamat. Sagot ni Owen. Oh, babe. Sino yung tumawag? Tanong ni Macy. Naku, babe. Yung agency. Tumawag. Naselect daw ako ng employer. At next month ng flight ko. Masayang sabi ni Owen. Talaga, mahal? Grabe. Thank you, Lord. Naku, babe. Mag-celebrate tayo. Kumain tayo sa labas bukas. Oo, babe. Bukas. Grabe ang swerte ng baby natin. Tuloy-tuloy na to, babe. Sabay yakap sa kanyang partner. Salamat, babe, ha. Andyan ka. Para suportahan ako. Andito lang kami lagi ng anak mo. Palagi mong tatandaan, ha. Ani Macy. Opo, babe. Sagot naman ni Owen. Masayang kumain ang dalawa ng araw na yun. May nautang namang silang pera na nagkakahalaga ng 50 mil. Naginamit pa nila mula nang mag-ayos ng mga requirements si Owen. Babe, wala ka na bang nakalimutan? Lahat na bili mo na. Tanong ni Macy. Oo, andito na lahat. Pati mga gamit ni baby, nabili na rin natin. Para wala ka ng problemahin kapag manganak ka na. Ani Owen. Ngumiti naman si Macy sa sinabi ng partner niya. O siya, halika na, umuwi na at nang maayos natin ang bahay. Saka, parang napagod ako eh. Ani Macy. O sige, tara na. Ani Owen. Lumipas pa ang ilang linggo at dumating na ang araw ng pag-alis ni Owen.
Babe, mag-iingat ka ha. Palagi akong tatawag. Palagi mo kaming tawagan ni baby. Umiiyak na paalam ni baby. Oo babe, huwag ka nang umiyak. Nalulungkot din si baby natin. Kahit na anong mangyari babe, gusto ko. Palagi kang magpalakas ha. Huwag kang panghinaan ng loob. Paano? Mauna na ako. Pinipigil noon ni Owen ang umiyak. Sa harap ng kanyang partner na si Macy, kaya't kaagad na nagpaalam siya. Ingat ka babe, ani Macy. Tumango naman si Owen at saka tumalikod at tumulo ang luhang kanina pa pinipigil. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa, ay dumiretso na sa ospital si Macy para magpa-check up. Habang nag-aantay ng doktor si Macy, ay nanood na muna siya ng balita dahil bukas ang TV sa may lobby ng ospital. Flash report! Ngayon lamang ay isang eroplano ang sumabog dahil sa gas na tumagas. Tinatayang 400 tao ang sakay nito. At sa ngayon ay may mga nasawi na at ang iba ay itinakbo na sa ospital. Laman ng balita. Napapaiyak noon si Macy dahil iyon ang eroplanong sinakyan ng kanyang partner na si Owen. Halos hindi niya magawang tumayo dahil sa nabalitaan. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng nurse na napadaan sa harap niya. Saka lamang nagising sa katotohanan si Macy at dali-daling lumabas at pumunta sa pinagbagsakan ng eroplanong. Sir, gusto ko pong makita yung mga bangkay ng mga nasawi. Sakay po ng eroplano yung asawa ko. Pakiusap niya sa mga pulis. Sige ho, Mrs. Dito po tayo. Kaagad niyang tinignan ang lahat ng bangkay. At doon tumambat sa kanya ang katawan ni Owen. Babe! Hindi to totoo, babe. Bumangon ka na. Inahantay ko pa ng baby natin. Bumangon ka na, babe. Huwag mo kong iwan. Habang patuloy na umiiyak si Macy. Parang gumuho ang mundo niya. Ma'am, tama na po. Ipapadala na po yung mga katawan ng nasawi sa morgue. Pagpipigil ng pulis. Halos tulala pa rin si Macy pagdating sa morgue. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Owen. Dahil malayo ang pamilya ni Owen, ay kaagad na nailibing ito. Habang si Macy ay naghanap agad ng trabaho. Dahil wala na silang aasahang mag-ina. Lalo na kapag nanganak na siya. Kahit nagluluksa pa si Macy, ay naghanap na siya ng trabaho. Naglalakad doon sa kalye si Macy nang makita siya ng isang Koreana. Hey miss, are you okay? Tanong ng Koreana. I'm okay. Tipid niyang sagot. Saan ka papunta? Parang wala ka sa sarili. Tanong ng Koreana na magaling ng managalog. Naghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano po para sa anak ko. Sabay hipo sa tiyan niya. Trabaho? Halika. Malapit na dito ang bahay ko, mag-usap tayo. Sagot ng Koreana. Kaagad namang sumama si Macy at wala nang pag-aalinlangan. Kahit kakikilala pa lamang niya dito. Maupo ka muna. Etong tubig oh. Bigay ng Koreana. Salamat. Ang laki na ng tiyan mo. Paano ka magtatrabaho? Ma'am, kahit ano po. Kasambahay, kayang-kaya ko pa po. Baka po pwede akong mamasukan sa inyo. Tanong ni Macy. Kasambahay? Tamang-tama. Umuwi na kasi ng probinsya nung isang araw ang kasambahay ko. Huwag kang mag-alala. Magaan lang ang gawa dito. Luto, nabalang at walis. Automatic naman yung washing machine ko. Kaya't hindi ka mapapagod. Ano? Gusto mo? Tanong ng Koreana. Naku, oo naman po ma'am. Hulog kayo ng langit. Hindi ko alam kung paano ko bubuhayin ang anak ko. Ano bang nangyari sa'yo? Mukha kang puyat at pagod na pagod. Tanong ng Koreana. Kamamatay lang po ng partner ko.
dahil sa plane crash. Magtatrabaho sana siya sa abroad, kaya lang, nauwi sa pagkasawi. Habang tumutulo ang luha niya. Condolences. By the way, I'm Hannah Park. Pakilala nito. Macy po. Sagot naman ni Macy. O siya, tara kumain muna tayo. Iinitin ko lang yung pagkain sa ref. Nagluto kasi yung kasambahay ko bago siya umalis eh. Ani Hannah. Gutom na gutom naman si Macy dahil simula nang masawi si Owen. Hanggang mailibing ay wala pa siyang maayos na kain. Eto, may mga ilang damit ako. Sa'yo na lang, maluluwag yan tamang-tama para sa baby bump mo. Ani Hannah. Salamat po, Ma'am Hannah. Habang tumatagal naman, ay nagkakakwentuhan na din sila ng Koreana tungkol sa mga buhay-buhay nila. Well, may asawa ko na sa Korea siya. Hindi ko kasi siya mabigyan ng anak. Kahit palagi kaming nag-aaway. Kaya't sabi ko sa kanya, magbabakasyon muna ako. Since maganda ang Philippines, dito ako pumunta. At itong bahay ko, nabili ko na siya ng mga unang visit ko dito sa Philippines. Kwento pa ng Koreana. Ah, may asawa po pala kayo, Ma'am Hannah. Ani Macy. Oo, baby na nga lang ang kulang para sa family ko. Kaya lang, naoperahan ako kasi. Kaya hindi na ako magkaka-baby pa. Ani Koreana. Lumipas pa ang ilang linggo at patuloy na nag-iisip si Macy sa magiging bagong buhay nilang mag-ina. Naisip niyang hindi niya kayang buhayin pa ang baby niya. Kaya't isang araw, nang matapos siyang magpa-check up, ay kinausap niya ang amo niyang Koreana. Ma'am, may sasabihin po ako. Ani Macy. Yes, what is it? Kumusta ang check-up mo pala? Tanong ng Koreana. Okay naman po. Anytime daw po pwede na akong manganak. Ah, that's good. I'm so excited. Sagot ng Koreana. Ma'am, napag-isip-isip ko po kasi na hindi ko talaga kayang buhayin yung anak ko nang mag-isa ko. Kaya gusto ko po sanang ampunin niyo ang baby ko pagkatapos kong manganak. Naiiyak na sabi ni Macy. What? Are you sure? That's great kung ipapa-adopt mo ang baby mo. Pero alam ko na mahirap mawalay ang isang anak. Ani Koreana. Desidido na po ako, ma'am. Kilala ko po kayo. Kaya alam kong magiging mabuti kang magulang at magiging maganda ang buhay ng anak ko sa inyo, ma'am. Ang tangi ko lamang pong hiling ay mahalin niyo po siya ng parang anak niyo. Pagkatapos ko pong manganak, ay magpapaalam na rin po ako para maging mas madali po sa akin na ibigay yung anak ko. Umiiyak na noon si Macy. Kung yan ang desisyon mo, Macy, wala namang problema sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kasabik magkaroon ng anak. Ipinapangako kong mamahalin ko ang baby mo at ibibigay ang magandang buhay. Pero hindi mo naman kailangan umalis dahil itinuring na kitang kapamilya ko dito sa Pilipinas. Ibibigay ko sa iyo ang bahay na to at kami naman ang baby mo. Lilipad kami pa Korea para maipakilala ko ang baby bilang anak ko. Ani Hannah. Naku ma'am, huwag na po, nakakahiya na po. Sapat naman po sa akin natanggapin yung baby ko at mahalin na parang anak nyo. Ani Macy. No, it's okay. Para mas maging madali din sa'yo, lilipad kami pa Korea at gusto kong magsimula ka ng bagong buhay dito. Huwag kang mag-alala. Mag-iiwan din ako ng pera para panimula mo. Ani Koreana. Maraming salamat po, Ma'am Hannah. Ilang araw naman ang lumipas at nanganak na nga si Macy. Kaya't mabilis ding inayos ni Hannah Park ang mga papeles niya at ng baby na pinangalanan niyang Kim. Magpalakas ka, Macy. Para bago kami umalis ni Baby Kim, okay ka dito. Ani Hannah.
Opo, ma'am. Eto po si baby. Bubuhatin ko muna po, ma'am. Ani Macy. Oh, ang cute-cute naman ang baby ko. Ang ganda-ganda. Singkit din ang mata at napakaputi. Natutuwang sabi ni Hannah. Singkit din po kasi ma'am ang tatay niya. At matangos din ang ilong. Sagot ni Macy. Naku, ang ganda ng baby natin. Ngumiti lamang si Macy. Nang ma-discharge naman sa ospital si Macy, ay flight na rin nila Hannah at ni Baby Kim. Mag-ingat ka dito ha, Macy. Salamat kay baby. Aalagaan at mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Ako nang bahala. Ani Hannah. Ma'am, salamat po sa lahat-lahat ng tulong nyo. Nagyakap pa naman ang dalawa ng mahigpit at saka nagpaalam na. Simula naman ang makaalis si Hannah at Baby Kim, ay nagsimula namang magbukas ng negosyo si Macy para malibang din. Kailangan niya ito para hindi niya mamisang anak niya. Mabilis na lumipas ang panahon, makalipas ang ilang taon, ay nagkaroon ng komunikasyon muli si Hannah at Macy. Hi Macy, how are you? Ani sa kabilang linya. I'm good ma'am. Is that baby Kim? Habang nakatingin sa batang babae, nakarga ng asawa ni Hannah. Yes, it's baby Kim. Baby, come on. Someone wants to talk to you. Come here. Tawag naman ni Hannah sa bata. Hello. Bati ni Kim. Hello. Sagot naman ni Macy. Baby, that is Mommy Macy. Your mom in the Philippines. The girl I said to you every night. Paliwanag ni Hannah sa bata. Oh, okay. Mom. Hello, Mommy Macy. I wanna meet you someday, right, Mom? Ani Kim. Yes, baby. When we have a vacation in the Philippines, we will visit Mommy Macy. Ani Hannah. Masaya naman ang batang si Kim na nakausap ang tunay na mami niya. Nagsimula na ring mag-aral si Kim. Homeschooling. Kaya't masayang masaya si Macy para sa anak niya. Alam mo ba Macy, napakatalino ng baby natin. Kaya pati ang asawa kong si Hiro ko, tuwang-tuwa sa kanya. Halo siya na nga ang baby ng mga tao dito. Salamat at nabuong pamilya ko dahil kay baby Kim. Ani Hannah. Ma'am Hannah, masaya po ako na maganda ang buhay ng anak ko sa inyo. Hindi po ako nagkamali na ibigay ko siya sa inyo. Oo nga po pala. Nagtayo po ako ng maliit na negosyo dito. At tuloy-tuloy naman po yung magandang profit, ma'am. Balita pa ni Macy sa dati niyang among Koreana. Oh, that's great. I'm happy na hindi mo pinabayaan ang sarili mo. See? Ibang-iba ka na sa dating Macy. Nahalos walang pag-asa noon. Ani Hannah. Salamat po, ma'am. Masayang masaya si Macy sa buhay ng kanyang baby. At sa ngayon nga, ay may manliligaw si Macy. Pinabalak nang sagutin ito ni Macy dahil matagal-tagal na rin naman mula nang huli siyang magmahal. Lance, isinasagot na kita. Masayang sabi ni Macy. Talaga? Sinasagot mo na ako? Yun! Salamat at pinagkatiwalaan mo ako. Hayaan mo. Bubuo tayo ng masayang pamilya. Tanggap ko kung ano ka, Macy. At mahal na mahal kita. Ani Lan. Mahal din kita. Sabay yakap ni Macy sa binata.